Ililista natin ang 10 second-hand cars sa Pilipinas under 100,000 pesos. Kung 100K lang ang budget mo sa pagbili ng kotse, makakatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin ang listahan sa Number 10, 1997 Mitsubishi Lancer Pizza. Sa opinion ko, ito ang pinakamagandang body style ng Lancer noong 90s. Lumabas noong 1997 ang Lancer CJ na mas kilala sa tawag na Lancer Pizza Pie o Lancer Pizza dahil daw ito sa hugis pizza slice na taillights nito. Mukha na siyang moderno at kapag tinapat mo sa mga bagong kotse, maganda pa rin siyang tignan. Hindi naluluma, ika nga. Noong 90s, ito yung kotse na aakalain mong luxury talaga at yung body style niya di naman nagkakalayo sa mga Corolla nung panahon na yon. Maraming aftermarket parts at support sa community. Ang kahinaan lang daw nito ay yung stock suspension na palagi daw nasisira. Recommended daw na magpalit ng aftermarket suspension para mas tumibay. Ang special daw dito ay yung taillight design na dinisenyo daw ng Mercedes para dito. Ang secondhand 1997 Mitsubishi Lancer Pizza ay may estimated price na 95,000 pesos. Number 9, 1995 Honda Accord. Ang Honda Accord ay unang lumabas taong 1976 at isa ito sa mga pinakamabentang sedan noong panahon na yon. Mabilis naman itong pumatok sa masa ng Pilipinas dahil sa social na exterior at interior features nito. VIP looking at mid-size ang Accord. Luxury model din ito ng Honda, kagaya ng Nissan Zefiro. Standout din ang design nito sa ibang mga luxury brands, kagaya ng Camry. Sobrang komportable ang driving experience sa Accord at all power din ito. Power windows, power seats, keyless entry, nandito na halos lahat ng mga basic features. Ito ay may 2.2 liter 4-cylinder engine na kaya maglabas ng 145 horsepower at 147 Nm ng torque. May kaparas itong 5-speed manual transmission na nagdadala ng power sa harap ng gulong ng sasakyan. Napakadami ring aftermarket parts nito. Ang second-hand 1995 Honda Accord ay may estimated price na 70 to 100,000 pesos. Number 8, 1992 Toyota Corolla Small Body. Ang isang bansag din sa small body ay ang chassis code E90. Nakaka-amaze din talaga ang tibay ng mga sedan ng Toyota, lalo na itong Toyota Small Body. Dahil halos 30 years old na ang edad, pero marami pa rin tayo nakikitang ganito sa kalsada at ginagamit pa rin na pang daily commute. Sobrang sikat nito noong 90s at daan-daan libong units ng Corolla ang naibenta ng Toyota noong lumabas ito. Ito yung unang sedan ng Toyota dito sa Pilipinas na nag-feature ng dual overhead cam na may 16 valves. Marami din itong variants mula sa local Corolla 1.3 liter XL at XE hanggang sa pang racing variants na may 4AGE inline 4 engine. Sobrang special nito nung una itong nilabas dahil ginulat nito ang mundo sa mga features na hindi pa nailagay sa kamay ng mga bumibili ng kotse noon. Matipid sa gas, abot kaya, malawak ang interior space at komportable. Ang second-hand 1992 Toyota Corolla Small Body ay may estimated price na 60,000 pesos. Number 7, Toyota Corolla Big Body. Noong 1992, nagkaroon ng upgrade ang small body at lumabas ang Toyota E100 o ang Big Body dito sa Pilipinas. Sobrang lakas din bumenta ng sedan na to at para sa akin, ito ang ultimate form ng consumer sedan ng Toyota noong 90s. Nire-restore pa din ng mga Toyota fans ito hanggang ngayon. Kaya sikat na sikat ang mga lumang Corolla ay dahil dito na lumaki ang mga Pinoy at saksi tayo sa tibay ng mga sasakyang ito noon pa man. Ito ay mas malaki at mas bilugan kaysa sa small body. Sinasabing ang E100 Corolla Big Body ay parang mini Lexus na consumer sedan. Ang GLI variant nito merong standard na power windows na, central locking, alarm at defoggers na pwede natin tignan na basic features na para sa mga sasakyan ngayon. Pero noon, top of the line na yan at innovation na para sa mga sedan noong panahon na yon. May dalawang engine option ng Big Body nung nilabas ito. Ang una ay ang maliit na engine variants na XL at XE, 1.3 liter 2E carbureted SOHC inline 4 engine na may 72 horsepower. At pangalawa naman ay ang top of the line Corolla GLI variant na medyo may kalakasan sa gas sa 1.6 liter 4AFE inline 4 gasoline engine na EFI na. Mas mabilis ito ng dihamak dahil meron itong 113 horsepower at 140 Nm ng torque. Ang second hand Toyota Corolla Big Body ay may estimated price na 90,000 pesos. Number 6, 2000 Nissan Zefiro. Naging available ang model na ito noong 1998
bilang isang 4-door luxury sedan. Malalimusin ang features nito at talaga namang suwabe ang suspension. Sobrang tibay at tigas din ang kahan nito. At kapag bumangga ka sa Sefiro, asahan mo na mas mapupuruhan pa ang sasakyan mo. Dahil luxury o VIP ang Nissan Sefiro, optimize ang kotseng ito sa mga mayayaman. All power na din ang features, komportable na ang driving feels, parang hinihele pa ang mga pasahero mo. Kahit ngayon, yung mga nakikita kong Sefiro na second hand, hindi sila gamit na gamit masyado. Yung mga model na ganito kasi, hindi agaw pansin sa mga nagmo-modify ng sasakyan at nagba-buy and sell ng kotse. Maraming Sefiro ang hanggang ngayon, sariwa pa rin. Ang downside nga lang, mahal ang parts. Sobrang tibay pero kapag nasiraan ka, ihanda mo na ang wallet mo. Comfortable, VIP, luxury at matibay ang kaha. Yan ang Nissan Sefiro. Ang second hand 2000 Nissan Sefiro ay may estimated price na 80,000 pesos. Number 5, 1993 Honda Civic ESI. Guwapo, minimalist at kulang design aesthetic ng Honda Civic ESI. Isa pa rin sa mga underrated Civic pagdating sa design at hanggang ngayon, nire-restore pa din at tinutono ng mga Honda boys. Dahil sa sobrang basic na mga mechanical features nito, pwede mong kalikutin at i-customize ang makina. Sa tamang tuning, engine at part swap, pwede maging sleeper car ito. Ang Civic ESI ay may VTEC engine, syempre. 1.6 liter, 4-cylinder engine na may EFI na. Ayon sa mga impormasyong nakalap namin, alawang daw at bulutong sa bubong ang kadalasang nagiging issue nito. Kaya kung gusto nyo ng ganitong unit, alam nyo na ang una nyong i-check. Medyo may kamahalan din daw ang pyesa, lalo na sa suspension kumpara sa mga kasabay nito. Pero nitong double wishbone suspension na groundbreaking technology na noon. Ang second hand 1993 Honda Civic ESI ay may estimated price na 100,000 pesos. Number 4, 2003 Ford Lynx. Ang mga sasakyan ng Ford ay mababa ang resale value sa Pilipinas dahil daw sa kanilang napakalakas na gas consumption. Pero para sa akin, tama lang naman ang tipid sa konsumo ng mga Ford cars. Inintroduce ito noong 2002 na may GSI, LSI at GIA variants. Ang engine displacement ay nagre-range sa 1.3 hanggang 1.6 liters na kung di nyo pa alam ay sinusupply din ng Mazda para dito kaya naman halos magkaparehas ang engine parts ng Mazda Familia at Ford Lynx noong 90s. Okay pa naman ang design ng mga lumang Ford Lynx. Di pa rin naman mukhang luma masyado. Below 100k, naka-Ford ka na. Pero ang downside nga lang ay yung resale value at aftermarket parts. Ang second hand 2003 Ford Lynx ay may estimated price na 80,000 pesos. Number 3, 2000 Honda City Type Z. Merong isang revised at facelifted model ng City ang lumabas noong year 2000 na tinawag na Type Z. Ito ang Honda City Type Z na may 1.3 engine na sobrang tipid sa gasolina. Ang mga parts din ito ay nagkalat na din sa buong Pilipinas. Meron ding lumabas na 1.5 liter VTI engines para dito na may rear stabilizer. Ang 3rd gen Honda City kagaya nito ang isa sa pinakabumentang City model ng Honda noon sa segment. Ang second hand 2000 Honda City Type Z ay may estimated price na 100,000 pesos. Number 2, 2005 Nissan Sentra. Ang Nissan Sentra ay line ng mga sasakyan na ginawa ng Nissan mula noong 1982. Ito yung lineup ng Sentra dati na naging fleet din ng taxi noon dito sa Pilipinas. Kaya kung bibili ka nito ngayon, siguraduhin mo lang na hindi ex-taxi dahil napakaraming magiging issue kung makakabili ka nito na dating taxi unit. Ang Sentra ay dating subcompact type noong year 2000 at ito ay na-reclassify bilang isang compact car. Ang Sentra ay isang rebadge export version ng Nissan Sunny at ang Sentra nameplate ay hindi ginamit sa Japan. Nakatanggap ang Nissan Sentra ng mga karagdagang enhancements para sa 2005 version. Kasama na dito ang pagdaragdag ng cruise control at trip computer. Ang isang Sentra 1.8 Special Edition ay nilabas din noong 2005. Ang Sentra ay gumagamit pa rin dito ng standard 1.8 liter 4-cylinder engine. Ang second hand 2005 Nissan Sentra ay may estimated price na 100,000 pesos. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung ano ang paborito mong kotse under 100,000 pesos. Sa top spot natin nandito ang number 1, 2010 Hyundai Getz. Ang Hyundai Getz ay ang nauna sa paliitan ng sasakyan noong pang 2005. Isa ito sa mga naging successful Korean hatchback bukod sa sikat na Starex. Dahil bumenta ito halos sa buong mundo. Meron din itong European design cue sa pintuan at bumpers at sa tingin ko, sumasabay pa rin ang style nito sa mga modern hatchback ngayon.
Meron itong 1.1, 1.3 at 1.4 liter variants. Karamihan sa mga modelong napunta sa ating bansa ay may base 1.4 liter 4-cylinder engines. Kahit maliit ay pangmalayuan din ito dahil sa 45 liter fuel tank capacity. Naging sobrang mabenta nitong Hyundai Getz dahil nga ito ang isa sa mga pioneer lineup ng mga sasakyan na compact at matipid sa gas. Ang second-hand 2010 Hyundai Getz ay may estimated price na 100,000 pesos.